Hello guys! Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, ang video na to is para sa mga gustong mag-apply dito sa Japan at mga first-timer na gustong magpunta dito sa Japan. Ayan, maraming nagtatanong dito sa akin kung paano daw mag-apply dito sa Japan at ano daw ang mga legit agency na pwede mong ma-applyan dito papuntang Japan. Ayan, at ang mga trabaho na pwede mong ma-applyan papunta dito sa Japan at ano nga ba ang mga age limit na pwedeng mag-apply papuntang Japan? Ayan. At yung mga basic requirements papuntang Japan. Ayan guys. Kung napapadala itong video na to sa inyong timeline o sa inyong page, ayan, paki-like and share na lang po. Ayan, para matulungan po natin ang ating mga kababayan para makapag-apply dito papuntang Japan. Ayan guys. At sasagutin natin lahat yan ng mga tanong nila, para may idea din kayo paano mag-apply dito sa Japan, mga agency, mga age limit, ayan, mga basic requirements. Ayan guys, sasagutin natin lahat yan. Kaya please follow my page, Dudski TV Vlog, at paano nga ba tayo mag-apply papuntang Japan? Ayan, syempre maghanap tayo ng legit na agency. Ayan, i-recommend ko din yung pinanggaling akong agency is MOMS, ayan. Multi-Orient Manpower Services sa may Sukat Road, Paranaque. Ayan, ang pwede nyo ma-applyan dun is marami guys. Eto, nakalista sa akin. Ako, welder. Ayan, welder, painter, scaffolder, metal press, sa poultry farm. Meron silang consuming, food processing, care worker, at marami pa guys. Napakaraming training ngayon doon sa MOMS, sa pinanggalingan ko. At meron pang mga ibang agency na pwede nating applyan, tulad ng MRDC, UNO Overseas Placement Incorp, RHB. Ayan, sa RHB maraming farmer, karamihan sa kanila farmers. Ayan, Alpatomo International Manpower Services. Ayan, Mother's Way for Japan. Tapos Phil Ace Assist Lifeman Power Corporation, PAMC guys, PAMC. At Prudential Employment Agency Incorporated. Meron ding Royal Gem. Ayan, mga farmers dyan, pwede rin dyan sa Royal Gems. Then, Sangko Employment Solution. Ayan, marami tayong ma-applyan guys, kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Then, Auri sa may Maynila guys. At Chartrius Prime sa may Taguig. Ayan guys, Strategic International Manpower Services sa Maynila din po yan guys. Pupunta kayo ng Malate, yan sunod-sunod yan mga yan, yung agency na yan. Then Yang One, nasa Manila din yan, magkakasama lang yan. Then Golden Gateway, kung taga Cebu kayo guys, meron dyan Golden Gateway, mag-apply na kayo guys. Guys, sa mga nabanggit kong agency, ayan yung mga pwede nating applyan, marami guys. Karamihan sa mga agency na yan, pare-pareho ang mga pwede mo nating applyan. Ayan, meron silang welder, scaffolding, painter, machinist, mechanical, yan, mga ganon. Tapos, farmer, poultry farm, may care worker. Yan guys, napakadaming pwedeng applyan guys. And next, sa age limit guys, yan. Kung age limit nasa 20 or 20 to 30 o 18 to 35 guys, yan, kailangan maka pag-apply na kayo bago kayo maabutan ng age limit. Sayang yung panahon guys. Guys, ito naman ang mga basic requirements na pwede nating dalhin habang nag-apply tayo. Siyempre importante yung passport, 3 years to 5 years po ang valid niyan dapat. Mas maganda kung 5 years pataas para hindi na po kayo mag-renew dito. Mahal po ang renew ng passport dito guys. Then ang diploma, NBI, police clearance, at yung mga tawag doon, Senomar, yan, birth certificate. Yan guys, yan lang po yung mga kakailangan natin sa pag-apply natin dito sa Japan. Yan guys, please support my page, Dudski TV Vlog. At sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.